Okay, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, Batang Maynila to, it's... Nako, eto na naman. Marami na namang iiyak dito. Alam niyo itong ano, yung mga comparative statistics, yung mga ratings, yung mga number of views. Ayoko na sana pag-usapan eh. Pero hindi naman pwedeng hindi natin ibahagi ito sa ating mga subscribers, sa mga sumusubaybay sa atin. Kasi maraming nag-aabang. Ano ba yung ano, kasi yung kahapon, pinalabas natin yung mga performances ng tatlong noontime show base sa online views lang. Base dun sa Facebook, sa YouTube. Diba, sinabi nga din natin na nag-number one sa Twitter itong It's Showtime. So, pero pagdating naman sa views, nilampaso ng TVJ at Legit Double Cards yung dalawa. Itong It's Showtime at itong It Bulaganan Tape. So, kapag sinishare natin yan sa ating mga taga-subaybay, meron po nagko-comment na wag na raw ikumpara para ano raw, para good na raw, para wala daw gulo. Pero kung titingnan mo naman yung kapamilya, mga Facebook pages ng kapamilya, meron din sila meron din silang inilalabas sa kanilang mga posts na comparative stats. So okay lang po yun, kasi at least nakikita ng tao kung ano talaga yung totoo, di ba? So, eto, katulad na ito, naglabas po ang TV5 ng ratings. Ito ha, sa pagkakaalam ko, ito ay television ratings, hindi na po ito online. So, ito po yung highlights ng tatlong noontime show na ipinalabas kahapon. Kasi sabay po umere itong pilot telecast ng TVJ at Double Cards. At kasabay din na yung pilot telecast ng It's Showtime doon naman sa GTV. So, ayun po yung inaabang ang labanan. At ito, yung kinalabasan ng ratings sa telebisyon. Kasi may mga nagsasabi na talo nga sa online, itong It's Showtime at itong It Bulaganan Tape, tiningnan mo na ba ang ratings sa television? So ito, ipapakita ko na po sa inyo yung nangyaring ratings kahapon, July 1. Ang It's Showtime, ito po yung kanilang ratings. Sa GTV, 2.39%. Kasi simulcast po ito eh. Kumbaga sabay-sabay po ang It's Showtime sa tatlong television stations mapapanood. So sa GTV, 2.39% share ng audience. At ito namang A2Z, 1.28%. At sa Kapamilya Channel, 0.27%. At ito namang Itbulaga ng Tape Incorporated, dyan naman sa GMA7, ay nakakuha ng rating na 2.62%. O halos konti lang ang diferensya sa It's Showtime. So kung mapapansin ninyo dito parang mas marami pang nanood sa Itbulaga sa GMA7. Kasi itong GTV, di masyadong kilala itong station na to eh. Kaya nga marami nagsasabi na kapag nagtuloy-tuloy daw ang pagsemplang na itong It Bulaganan Tape, malamang ilipat itong It's Showtime dito sa GMA. Kasi mas marami ang sumusubaybay sa GMA7 kesa dun sa GTV. So malamang ganun ang mangyari, kasi sa ngayon mukhang pabulusok na itong It Bulaganan Tape Incorporated. Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga advertisers, yung mga sponsors na dating nasa kanila, naglipatan na po sa TV5. Kahapon binanggit ko yung mga advertisers ng TVJ at ng Legit Double Cards. Ang nabanggit ko ata, 18 ang advertisers. So, kapag nagtuloy-tuloy ang pag-alis ng mga sponsors, advertisers dyan sa Itbulaganan Tape, malamang, maitsapwera na sila sa GMA at yung slot nila dyan sa GMA ibigay dito sa It's Showtime. Kasi talaga namang aminin natin o hindi, mas maraming nanonood sa It's Showtime kaysa dyan sa It Bulaganan Tape Incorporated. So malamang ganun po ang mangyari. At ito naman yung rating ng Double Cards, TVJ and the Double Cards. Ang average program rating kahapon, July 1,
ay 8.4%. At ang peak, yung pinakamataas na inabot ay 11.86%. Ha? Kaya ang inabot na mga audience ng TB5, ha, netong TBJ at itong legit na Dabar Cards ay 8.2 million. O yan. So kung mapapasin mo yung TV ratings, eh, talaga namang ano, talaga namang wala. Wala talaga. Kahit anong gawin, mahirap po talaga ang tapatan. Ha? Huwag na natin pag-usapan yung lampasan kasi tapatan pa nga lang, hirap na eh. So, mas marami po talaga ang sumusubaybay dito sa TBJ at Digit na Number Cards. So, sabi nga ni Orme, ito nga daw noontime show eh, para ng ano, para ng buffet. Mas marami ka ng pagpipilian. Kung ano gusto mo, di ba, nandiyan nakahain, pero nasa sayo kung ano yung kakainin mo. Ha? Pero gayon pa man, eh, talagang ano, hindi mo may iwasan. Lalong-lalo na yung mga Marites dyan. Hindi mo may iwasan na talagang magkumpara. Kasi alam nyo, yung mga manonood natin, talagang ano yan eh, gusto nila, yung sinusuportahan nila ang laging ano, laging panalo. Diba, ganun tayo mga Pilipino, talagang palaban tayo eh. At isa pa, gusto ko na rin ibahagi sa inyo na itong TBJ official Facebook page ay meron na pong 1 million followers. Yan, we are 1 million strong. Ito pong TBJ Facebook page ay ginawa lang nila May 31, 2023 pagkatapos nilang umalis dyan sa Tape Incorporated. So isang buwan pa lang po itong Facebook page pero ang bilis, 1 million agad. Okay, so ito, magbasa lang tayo ng ilang mga komento. Sabi nila, as expected, congrats TBJ on TB5. Masabi pa ng isa nating kababayan, salamat TBJ, legit Bulaga, kahit di masarap ang ulam sa tanghalian, ginaganahan pa rin kaming kumain. Dahil ang ulam daw nila ay ang legit it Bulaga. So kahit anong ulam, basta nanonood daw sila ng legit na it Bulaga o legit na Dabar Cards, masarap pa rin ang kanilang kain. Ayan ang true. Yun yung sinayang nila. Patukoy ito sa mga halusos. More power and God bless EAT Legit Dabar Cards. Ito, solid Legit Dabar Cards. Dalawang beses ko po pinanood ang welcome back ng TBJ and Dabar Cards sa bago nilang taan ng TV5. Luha na palitan ng sobrang saya. Dahil napanood ko na din po ulit kayo, na-miss ko po ang Dabar Cards sa TBJ. Ang dami ko pong tawa. Kahit pa ulit-ulit ko pong pinanood yung segment na The Bar, kawalang pagod. Watching here in Taiwan, God bless everyone. One of your one for all for one winner from Taguig. Ito pala yung ano, yung nag-comment dito eh, na dati palang nanalo sa one for all for one. Ayan po si Ajane Hombria. Okay, congrats. Congrats pala sa'yo, nanalo ko pala dati. Siya po ay taga Taguig City. So, yun mga kababayan, itong mga comment dito, sila po ay nagpapaabot ng congratulations dito po sa ano, sa TB5, dito po sa TBJ at Legit na Dabar Cards. So, yun lang mga kababayan, yung update natin, kapag meron po ulit tayong update, ay ibabahagi ko po sa inyo. At doon naman po sa ano, it's showtime, congratulations din ha. Marami din namang nanood, kaso syempre hindi lang talaga kinaya itong pagkasabik ng mga ilan sa ating mga kababayan sa pagbabalik ng TBJ at ng Legit Dabar Cards. Kaya wag po kayong magagalit. Chill lang, chill. Siguro tanggapin nyo na lang po yung katotohanan na number 2 lang kayo. Itong ang itbulaga ng tape, tahimik lang eh. Diba? Kahit napag-iwanan at napakain ng sobrang daming alikabok, tahimik lang sila. At in fact, ito nga si Yormisco Moreno ay kinongratulate itong TBJ at itong Legit na Dabar Cards. So, yun po yung sport. Diba? Sport lang. Kasi, ang mahalaga, lahat ng itong noontime show ay nakakapagbigay ng kaligayahan sa mga manonood. Yun po yung importante.
Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.